Hello! Welcome to Tarakasan Vlog. Sa ating vlog ngayon ay mamamasyal tayo sa farm. Kung saan nag-training kami. Hindi. Kung dito sa farm na to, dito kami na malagi. Mala pagkabata namin. Kaya dito kami natuto na magtrabaho sa mainit. Ito pala yung farm namin. Yan, Mango Farm. Itong farm na to, isa ito sa mga farm na family farm namin. Maliban pa sa mga sinasaka namin at tinatamnan ng mga mais. Yung sinasaka, ang tinatanim po doon ay mga palay. Ito naman, dati itong maisan, last 20 years ago. Kaya nung nag-aral na kami sa high school pa college na kami, tinamnan na lang namin to ng mga mangga. Malilit pa lang sila po noon. Pero ngayon, hindi na siya pwedeng tamnan ng mais kasi malalaki na sila. Yan. Mga puno na yun, nasa mga 20 years old na po sila. Dati ang bilang nito dati nung una, mga nasa 500 po yan, mahigit na puno. Sa ngayon, nasa 389 na lang siya. Yan. Nung kalaunan, wala pa po kasi yung irrigation. Nung 2013, nagkaroon na po yan. Kaya yan. Lahat yan sa gitna, pagitnaan po yung kwan namin. Yung farm namin. Dito naman sa baba, para mapakinabangan, lagyan din namin yan ng palayan. O titignan nyo sa baba, yan, pangapalayan yan. Pero katatapos lang kasi ng anay na last 2 days. Kaya ganyan po yung lupa niyan. Yan. Minsan pagka sa mango cropping niyan, mas maraming bunga diyan sa may baba kasi parati yan natutupigan. Yan. Titignan niyo, konti na lang yung space ng pwedeng tamnan ng palay. Mga nasa isang tarya din yan. Tinatanim namin dyan. May git. Yan. Doon sa bandang dulo niyan, kasama pa yung pispan na yan. Dalawa. Yan. Ito lang kami nag-training ng kuan. Ng klima yung mainit. Kaya ako nasanay ako sa mainit. Kaya sa makina, sanay na ako doon. Pag sa trabaho. Yan. Yan naman yung ginawa na rest house namin dyan. Bali, apat yan. Nakita nyo naman. Apat po yan na fish pan. Op. Hanggang dyan naman ang boundary namin sa taas. Yan. Pataas lahat yan ang manggahan. Naka-boundary po yan. Yan. Dyan po sa taas. Taniman po yan ng mais. Dito po sa amin, sa bayan namin, kung makakabili ka dito, pinakamababa ditong lupa, yung space niya, yung area, nasa 5 hectares. Ito ngayon. Uy! Yun na naman yung ibong mausunada sa drone natin. Itong tinamnan namin ng mangga na to, nasa 7 hectares po lahat to. Yan. Yan ang kagandahan na magtanim ka pa hanggang ngayon. Tapos pagkalauna na yan, makikita mo sila, lalaki na nila. And kung may nabili kang lupa, ang gusto mo, tamnan mo lang kung yung mga fruit bearing trees. Yan, kalaunan, makikita mo yung bunga niyan. 2016 yan, pinagawa ko naman yung fish pan na yung dalawa, additional. Yung dito sa maliit, sa pandang kanan, yan, pinaglagyan ko ng hito. Ito naman sa medyo malaki konti. Yan, tilapia naman yan. Kaya pagka ganito na walang irrigation, tubig, meron pa rin na kaimbak yan kasi dati po yan na matubig na po yung banda na yan.
Yan, kaya dyan ko ginawa yung pispana namin. Makikita nyo, marami rin kami mga livestock dyan. Tulad nyan, yung mga pato, saka yung nakikita nyo na may galvanized doon, yun naman natira naman. Kaya dito, sa probinsya, ito lang naikot-ikot ang buhay ko nung binata pa ako. Pero sa ngayon, bumibisita na lang ako dito kasi yung bahay ko malayo dito. Mga 15 minutes. Sa susunod, papakita ko naman yung sa akin yung bukod ko dyan. Malapit din po dyan. Sa farm na yan, yung mango farm namin na yan. Yan. Yan yung mga ginagawa namin noon. Kung maagap ka lang talaga magtanim-tanim, sa kalaunan may makikita ka talaga na pagbabago tulad niyan. Kaya nga sabi nila, baging masipag ka lang. Magtanim, ganun po. Ayun lang po dito sa probinsya namin. Ha? Kung nagawi ka dito, dito pala yung probinsya namin, dito po sa Quirino Province. Yan. Kaya nga, malayo sa katotohanan na nagkaroon ng seaman dito kasi wala man dagat sa amin. Kaya sakaling pagka tigil na tayo sa pagbabarko, meron tayong babalikan na pagkakabalaan kung di na tayo nasampat, di na tayo kumikita sa barko.